Unang markahan, Module 2, ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabias ng Asyano. Halika na at sabay nating tuklasin ang yamang likas ng Asya upang mas maunawaan natin ang kahalagahan nito sa paghubog ng kabias ng Asyano at pamumuhay ng mga taong nakatira rito. Balikan. Sa bahaging ito, ating balikan ang iyong nalalaman ukos sa mga rehiyon ng Asya. Gamit ang mapa ng Asya, lagyan ng kahukulang rehiyon ang kanang bahagi ng chart na kung saan kabilang ang bawat bansa na makikita naman sa kaliwang kolum. Gawing halimbawa ang nasa unang bilang. Ang bansang Pilipinas ay matatagpuan sa timog silang rehiyon ng Asya. Sa ang rehiyon naman ng Asya matatagpuan ang bansang Mongolia. Kung ang sagot mo ay silang Asya, ikaw ay tama. Sa ang rehiyon naman ng Asya matatagpuan ang bansang Saudi Arabia. Kung ang sagot mo ay kanlurang Asya, ikaw ay tama. Tumungo naman tayo sa India. Sa ang rehiyon naman kaya ng Asya matatagpuan ng bansang India? Kung ang sagot mo ay Timog Asya, ikaw ay tama. Tayo magpatuloy sa ating pagbabalik tanaw. Sa ang rehiyon naman ng Asya matatagpuan ang bansang Indonesia. Kung ang sagot mo ay Timog Silang Asya, ikaw ay tama. Atin ang sagutin ang huling katanungan. Anong rehiyon sa Asya matatagpuan ang bansang Russia? Kung ang sagot mo ay Hilagang Asya, ikaw ay tama na naman. Mahusay mga bata. Ang bansa ang walang pangit? Uganda. Ang di sikat? Laos. Ang madulas? Greece. Ang hindi sayo? Kenya. Ang maraming bakterya? Germany. Ang maraming nagmamadali? Russia. Tuklasin. Sa bahaging ito ay inaasahang basahin mo at unawain ng tula. Maaari din itong bigkasin ng malakas upang maramdaman mo ng husto ang mensaheng nais iparating nito sa iyo. Alam mo ba na marami ang nagmamahal sa Asya? Ano kayang mga katangian nito na nakakaapekto sa paghubog ng sinaunang sibilisasyon? Malalaman natin yan sa pagbabasa ng tulang ito. Handa na ba kayo? Asya, mahal kita. Wala nang patumpik-tumpik pa ni Joanna D. Balde. Tulad ng inahangaan mo, ang Asya ay may physical na katangian. Nandiyan ang sukat, hugis, anyo, lawak at kinaroroonan. Isama na rin natin ang klima at vegetasyon na nakakaapekto sa paghubog ng sinaunang sibilisasyon. Ibatay naman natin sa kinaroroonan, tinawag na Orient dahil nasa gawing silangan. Yan ang sabi ng mga sinaunang manalakbay na hanggang ngayon ay ating binubulay-bulay. Ang pagtukoy ng lokasyon ay may tatlong paraan. Bisinal na batay sa anyong lupa na nagsisilbing hangganan, insular na batay sa anyong tubig na nakapalibot, at absolute na nakabatay sa degree ng latitude at longitude. Sa badang huli,
ay may Pacific Ring of Fire na parang simbolo ng pagmamahal na walang humpay, na dapat ay makita mo ang ganda ng tanawin sa kabila ng idinulot nito sa atin. Kaya naman, napakaraming bagay ang pwedeng sambitin ng nag-aalab na puso at damdamin. Ngunit sa dami ito, ay isa lang ang uubra. Mahal kita, Asya. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sana all, minamahal, kagaya ng Asya. Ang katangiang pisikal ng Asya. Lokasyon ng Asya. Pansinin ang mapa ng daigdig. Ano ang iyong napansin? Pagmasdang mabuti ang lokasyon ng Asya. Sa mga sinaunang manlalakbay, tinatawag nilang Orient o silangan ng kontinente ng Asya sapagkat ito ay nasa gawing silangan ng Europe. Narito ang mapa ng daigdig. Samantala, Occident naman o kanluran ang sa kontinente ng Europa. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kalagayang panghiyografiko ng isang lugar o pook. Ang mga eksperto sa pag-aaral ng lokasyon ay gumagamit ng iba't ibang paraan sa pagtukoy ng kinaroroonan ng isang lugar. Natutukoy natin ang lokasyon ng isang bansa bati sa tatlong pamamaraan. Sa relatibong lokasyon, meron tayong dalawang pamamaraan. Una ay ang lokasyong bisinal. Pangalawa ay ang lokasyong insular. Ang pinakahuling pamamaraan upang matukoy ang lokasyon ng isang bansa ay tinatawag namang tiyak na lokasyon. Sa lokasyong bisinal, binabatay natin ang lokasyon ng isang lugar sa mga kalapit na bansa at mga pangunahing anyong lupa na nagsisilbing hangganan ng bawat lugar. Ano-ano kayang mga bansa ang malapit sa bansang Pilipinas? Mamaya ay may papakita akong video na magpapalawak ng inyong kaalaman tungkol sa ating paksa. Ang lokasyong insular naman ay nakabatay sa mga nakapalibot na anyong tubig sa isang bansa o lugar. Pinakahuli sa lahat ng pamamaraan ay ang lokasyong absolute o tiyak na lokasyon. Ito naman ay nakabati sa degree ng latitude at longitude. You're on my map, I don't know why. When I look at you, all I see is lines. I see the compass, the border too. But I'm not sure when it comes to you. Mr. M said that this is important to understand what latitude and longitude is. I see you light up the world.
latitude and longitude will intersect. They will tell you what hemisphere a place is in. You got the northern, southern, western, eastern. You don't know. Oh, oh. I see you light up my world. Atin nang panoorin ang video na aking inihanda para sa paksang ito. Learning is fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Aralin 1. Lokasyon ng Pilipinas. Makikita ang larawan ng daigdig. Bahagi ng daigdig ang bansang iyong pinaninirahan, ang Pilipinas. Matututuhan sa araling ito kung paano tukuyin ang tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon ng Pilipinas sa daigdig. Sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng ating bansa, kailangang matutuhan ang mga imahinasyong buhit na makikita sa mapa at globo. Kabilang sa mga imahinasyong buhit, ang guhit latitude o latitude at guhit longitude o longitude. Pagtukoy naman ng relatibong lokasyon ng Pilipinas, aalamin mo ang mga nakapaligid na kalupaan o katubigan sa Pilipinas. Hello mga bata! Isa na namang exciting na learnings ang mayroon tayo ngayon sa Araling Panlipunan! Ako nga pala si Teacher Pau, ang inyong digital teacher sa Araling Panlipunan. Ang ating pag-uusapan ngayon mga bata ay ang relatibong lokasyon o relative location ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Saan nga ba matatagpuan ang Pilipinas? Bago natin tukuyin, alamin muna natin kung paano gamitin ang pangunahin at pangalawang direksyon. Mahalaga ang pagtukoy ng mga direksyong ito kapag tayo ay tumitingin sa mapa. Mayroon tayong apat na pangunahing direksyon, ang Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan. Ang itaas na bahagi ng mapa, ito ay tinatawag na Hilaga. Ang ibabang bahagi ng mapa naman ay Timog, habang ang kaliwang bahagi ng mapa ay Kanluran, at ang kanang bahagi ng mapa ay Silangan. Ano naman ang pangalawang direksyon? Ang pangalawang direksyon naman ay apat din. Ito naman ay ang mga nasa gitna ng dalawang magkatabing pangunahing direksyon. Ang nasa gitna ng Hilaga at Kanluran ay Hilagang Kanluran. Ang nasa gitna naman ng Hilaga at Silangan ay Hilagang Silangan. Ang nasa gitna naman ng Timog at Kanluran ay Timog Kanluran, habang ang nasa gitna naman ng Timog at Silangan ay Timog Silangan. Diba napakadali mga bata? Okay, ngayon, tingnan natin ang mapa. Ang mapang nakikita nyo ay ang mapa ng Timog Silangang Asya. Tingnan nyo mga bata ang nakapalibot sa ating bansang Pilipinas. May dalawang uri ng nakapalibot sa ating bansa. Nakapalibot ang karagatan at nakapalibot din ang kalupaan. Hindi ba?
Kaya naman, may dalawang uri ng pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ito ay ang lokasyong insular at lokasyong bisinal. Ano nga ba ito? Ang lokasyong insular ay ang pagtukoy sa relatibong lokasyon ng isang bansa batay sa mga anyong tubig na nakapalibot dito. Habang ang lokasyong bisinal naman, ito ay ang pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa batay sa mga iba't ibang bansa na nakapalibot dito. Ngayon, ating unang pag-uusapan ang relatibong lokasyon ng Pilipinas gamit ang lokasyong insular. Tingnan niyo mabuti ang mga katubigan na nakapalibot sa ating bansa. Ano ba ang katubigan na nasa hilaga? Tama, ito ay ang Bashi Channel. Diba, napakadali? Ano naman ang katubigan na nasa timog ng ating bansa? Tama, ito ay ang dagat Celebes or Celebes Sea. Ngayon naman, ano naman ang katubigan na nasa silangan ng ating bansa? Tama ulit, ito ay ang karagatang Pasipiko o tinatawag na Pacific Ocean, ang pinakamalawak na karagatan sa buong mundo. Ngayon naman, ano naman ang katubigan na matatagpuan sa kanluran ng Pilipinas? Very good! Ito ay ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea. Ngayon, punta naman tayo mga bata sa lokasyong bisinal o ang mga kalupaan o karatig bansa ng Pilipinas. Tingnan nyo ulit ang mapa. Anong bansa kaya ang nasa hilaga ng Pilipinas? Tama, Taiwan. Ano naman kaya ang nasa kanluran ng Pilipinas? Tama, medyo madami sila. Ito ay ang Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand at Singapore. Ngayon, ano naman kaya ang bansa na nasa timog ng Pilipinas? Very good! Ang Indonesia. Ngayon naman, kahit na malawak ang karagatang Pasipiko, may mga maliliit na kalupaan na matatagpuan dito. Tingnan nyo mabuti ang mapa, ano ang mga nakikita nyo? Very good! Ito ay ang mga Palau, Guam at Micronesia. So ayan mga bata, ulitin natin ang lahat ng ating mga natutunan sa videong ito. Ang relatibong lokasyon or relative location, ito ay ang pagtukoy sa lokasyon ng isang bansa batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang direksyon. Ano-ano nga ba ulit ang mga pangunahing direksyon? Tama, hilaga, timog, kanluran at silangan. Ano-ano naman ang mga pangalawang direksyon? Tama ulit, hilagang kanluran, hilagang silangan, timog kanluran at timog silangan. Ang dalawang uri ng relatibong lokasyon. Ito ay ang lokasyong insular at lokasyong bisinal. Ayan mga bata, alam ko na may natutunan kayo sa videong ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na aralin. Ako nga pala ulit si Teacher Pau, ang inyong digital teacher sa Araling Panlipunan. Paalam! Hugis, sukat at anyo ng kontinente ng Asia. Ang Asia ay may kabuuang sukat sa kilometro kwadrado na 44,486,104. Sa kabuuan, ito ay 31% o halos isang katlo ng kabuuang lupain sa daigdig. Pinakamalaki ito sa lahat ng kontinente sa daigdig. Masasabing may iba't ibang anyo ang physical na katangian ng Asia. Ang pagkakaroon nito ng magkakaibang anyo ay lubos na nakakaapekto sa paghubog ng pamumuhay ng mga Asyano. Ang pagkakaroon ng napakaraming uri o katangian ng kapaligirang pisikal ng Asya ay isang kalakasan. Iba't ibang uri ng anyong lupa sa Asya. Ang kontinente ng Asya ay nagtataglay ng napakaraming uri ng anyong lupa na nagtataglay ng iba't ibang katangian. Ang mga ito ay pawang may kapakinabang dulot sa mga Asyano. Bawat uri nito ay nililinang, patuloy na ginagamit at naghahatid ng mga pakinabang sa bawat Asyano. Halina't alamin natin ang ilan sa mga anyong lupa na matatagpuan sa ating daigdig. Isa sa mga anyong lupa na daigdig ay ang bundok. Ang bundok ay ang pinakamataas na anyong lupa.
sa larawang ito, makikita ninyo ang Mount Everest. Ang Mount Everest ang pinamataas na bundok sa mundo na may sukat na 8,850 metro na nakahanay sa Himalayas. Ang K2 Mountain naman ang pangalawa sa pinamataas na bundok sa daigdig at sinusundan ng Mount Kanchenjunga bilang pangatlong pinamataas na bundok sa daigdig. Ang Bulubundukin naman ay hanay ng mga bundok. Sa larawang ito, makikita ninyo ang Himalayas. Ang Himalayas ay may 2,415 kilometro at pinakatanyag sa lahat ng Bulubundukin dahil sa lawak nito. Ilan pa sa mga halimbawa ng Bulubundukin ay ang Hindu Kush na matatagpuan sa Afghanistan at ang Ural na matatagpuan sa kanlurang Asia. Ang Bulkan. Ang Bulkan ay isang bundok na nagbubuga ng apoy. Ilan sa mga tanyag na bulkan sa mundo ay ang Mayon at Pinatubo na matatagpuan sa Pilipinas. Ang Mount Fuji naman ay matatagpuan sa Japan at ang Krakatoa na matatagpuan sa Indonesia. May mga tigang na lupaing natatabunan ng buhangin din sa ating daigdig at tinatawag itong disyerto. Sa larawang ito, makikita ninyo ang Gobi Desert na nasa hilagang China at Timog Mongolia na may 1,295,000 kilometro kwadrado na siyang pinakamalaki sa Asia at pang-apat sa buong mundo. Ang mga anyo ng tubig na matatagpuan sa gitna ng disyerto ay tinatawag na oasis. Matatagpuan rin sa Asia ang mga disyerto ng Taklamakan sa China at Karakum sa Turkmenistan. Ano naman ang pulo? Ang pulo ay anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ang mga pulo ng Borneo, Sumatra at mga pulo ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya ay pawang mga tanyag na pulo sa Asya. Sadyang napakaganda ng mga lupain sa ating daigdig. Sa kanilang kamangha-manghang kagandahan, ika'y tunay na mapapaibig. Tama nga si Joanna Balde sa kanyang mga sinabi sa kanyang tula. Ang kapuluan o archipelago ay binubuo naman ng maraming pulo. Ang kapuluan ng Pilipinas na nasa Timog Silangang Asya na may mahigit 7,000 mga pulo. Samantala, ang bansang Indonesia ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig na may humigit kumulang na 17,000 pulo. O mga bata, nakapunta na ba kayo sa 100 Islands na Pangasinan? Gusto ko rin pumunta dyan. Balang araw, pupunta ako dyan kapag wala ng panganib na dulot ng COVID-19. Sana'y nakita ninyo ang kahalagahan at kagandahan ng bawat lupain sa ating mundo. Sana'y maging tagapangalaga kayo ng ating mundo, upang sa ganoon ay makita pa ng mga susunod na henerasyon ng tao ang yaman ng ating daigdig. Sa susunod nating talakayan, pag-uusapan naman natin ang iba't ibang uri ng anyong tubig. Paalala lang, huwag mo lang isaisip ang iyong mga natutunan, kailangan mo rin na isapuso ang mga ito. Pusuan mo. Raling palipunan is everywhere in the planet. Salamat sa panonood. Sana'y mayroon kayong natutunan sa maikling video na ito. Kung mayroon kayong mga katanungan o mga rekomendasyon, maaaring mag-comment sa ibaba ng video na ito. Muli, ako si John Paulo M. Aguas
na nagsasabing Wihil Aswan at Sulong Edukalidad. It's more fun in the Philippines and in Asia.